Una-una, hindi ko pinili maging director. Nung bata ako, pag tinatanong ako, di ba, when you're asked, children are asked, what do you want to become when you grow up, etc. Every time daw, sabi ng yaya ko, every time I would be asked that question, ang sagot ko, get married. Yun ang palagi kong sinasagot. So, yun. So, well, that never materialized. We all know that I'm single. Happy ako na single. When I was growing up, meron akong ninang na nurse na sobrang mabait sa akin, sobrang kong mahal, went to Canada and then to the States. So yun. So I wanted to emulate her, so I wanted to become a nurse or a doctor. So yun. So sabi naman ng nanay ko, when I was choosing that, after high school, sabi niya, ay babae ka, magdo-doktor ka, sayang lang mag-aasawa ka kasi kaagad. So yun, sabi ko, siguro maarte talaga ako nung bata ko. Talagang naniniwala yung mga kapatid ko tsaka nanay ko that I would just get married immediately after college. So sabi ko, sige, I'll just study in Maryknoll and take up communication arts. At that time, I didn't even know what it was. So yun, so sabi ng nanay ko, ano bang kurso yan? Saan ka magtatrabaho dyan? TV-TV, kung saan-saan? Sabi ko, ma, hindi ko alam, basta ito na lang. AB Communication Arts, ano siya, parang general subjects, parang jack of all trades, master of none. In other words, hindi siya nagsispecialize in filmmaking. When I was in college, I was groomed for advertising. Yan talaga, nakagira ko towards joining advertising after college. Tapos my mentor was the husband of Nanette Dico, who was the creative head of J. Walter Thompson during that time. By some twist of fate, nag-decide ako na mag-join sa, pumasok sa pelikula. Hindi dahil gusto ko. When I got an offer from one of the board of trustees of Maryknoll College, si Mr. Victor Ordonez, to become a production assistant in an American project that was shot here, no, in the Philippines, I said yes. That was where I met Charo Santos Concho and Manu Santos. A friendship was formed between me and Manu. No? And then we worked with Charo under Charo's Vision Films. Both Manu and I got employed. We did local movies. Tapos ang feeling ko parang, ano ba itong trabaho ng PA? Parang katulong naman. So parang, syempre ang yabang ko, ganyan, talagang ano, outstanding student leader. Tapos feeling ko, bakit ganun? Bakit inutos-utosan lang ako? Syempre feeling ko, talagang right after college, mga 6 months, boss na ako. So hindi pala ganun. Noong una kong experience kay Charo, sabi niya, bumili ka ng pagkain. So, bumili ako ng pagkain sa kanto. Tapos, pagbalik ko rito, mag-meeting, may production meeting, mga director, staff, yung mga staff, ganyan. So, ako ang naghain ng pagkain, ako rin pala ang maghuhugas. So, yun. So, okay lang naman, ginawa ko naman yun. Pinaka-punchline doon, habang naghuhugas ako ng pinggan, sabi ni Charo sa akin, Oliver, you're able to take down the minutes of the meeting? I'm sorry, Charo. Sabi ko, I wasn't able to do that kasi, di ba, I was preparing food. Tapos sabi niya lang, next time you should. Sabi ko, okay. So next time, kahit anong ginagawa ko, nakabukas talaga yung tenga ko, nagta-take down ng nose, etc., etc. And I made sure, kasi syempre, mayabang ako eh, di ba? Parang, kailangan, ang galing ko. Yun ang tingin ko sa sarili ko. So I made sure that the next time she fired a question, I'd be able to answer. And I was able to do that. Yun ang aking simulain. And then, yung teacher ko sa advertising, yung nag-mentor sa akin, si Mr. Rico Dico, sinasabi, Olive, hinihintay ka na nila. Tatlong kumpanya ang naghihintay sa'yo. Sabi ko, sir, sandali lang, hindi pa ako tapos. Sabi ko, nababalik ako dyan. Dyan rin naman ang uwi ko, advertising, ganyan, ganyan, ganyan. So, anyway, I got another offer. This time, so naiinis ako kasi parang, bakit ganun? Hindi ako boss ka agad. And then I got an offer to become one. 6 months later, after I started working, and this was Greg Ortalesa Inc. Malu was offered to be head of production for film, and I was offered head of production for television. That was my first humbling experience. Kasi I realized that a month or 2 months into it, parang I realized na parang kaya, well, hindi ako sinusunod ng mga tauhan ko. Kasi halatang-halatang wala akong alam. Mas alam nila kung anong ginagawa. So, pag nabigay ako ng instruction, hindi nila pinapakinggan, they would do things the way they would want to do things. Because they knew more than I did. And they were right. Totoo naman. So, yun. So that was my first humbling experience. I came to the point na parang, Olive, kasalanan mo to. You brought it upon yourself because of your arrogance na nangyari to sa'yo. So, I thank God for the realization, and after that, I called Charo.
Sabi ko, Char, sabi ko muna, pwede ba akong bumalik sa'yo as production assistant? And immediately she said na parang, ah, boss ka na. Paano ka magiging PA? No, I'm willing to go back. I'm willing to start again. Sabi ko, I'm really sorry for hurting you, for leaving you. Sabi ko, and this time, I'm ready. When I decided that, I said, I will shut all doors from all other options. Kasi dati pag interviewin lang ako, gusto mag-start lang ako agad sa hapon. Ganun. Siguro ganun ako kagaling sa interview, ganun ako kayabang. So yun, so parang ganyan. So sabi ko, hindi, shut off ko lahat ito and I will focus. Ito na yung choice ko. I choose to stay in this industry. If after 2 years, masabi kong, ah, hindi pala ito, then I tried my best. Because my dad would always say, rolling stones gather no moss on. Have the patience to plant your seeds. Sabi niya, because nothing in life is easy. Work is always hard. But that's it. Sabi niya, success doesn't come easy to anyone. Sabi niya, you work hard for it. So sinunod ko siya until nagustuhan ko nang magstay. Until na-accept ko na ito yung trabaho. And rename ko naman maging producer. And the best producer that I could be. So sobra kong vina-value yung pagiging good producer ko or line producer. Kaya ako naging manunulat. Kasi by some twist of fate, napunta ako sa pagsusulat dahil ayaw ng director kong i-shoot yung eksena na hindi, dahil hindi siya nagagandahan sa script. And so kailangan i-revise ng writer. Yung writer naman ayaw nang mag-revise kasi meron na siyang iba mga tanggap na projects. So para lang matuloy ang shooting, ang ginawa ko, hindi ko pinalam sa director na ako ang nag-revise. Nagustuhan niya. So that was how I started writing, by revising the words of another writer. So yun. So until one project, yung Kapang Langit na Kumato, na-discover ako ni direct Luis Guillen that I could write. And so after that project, she asked me to write a full-length movie for her in Viva, under Viva Films. Ito yung ipagpatawad mo, no, ni Vilma Santos and Boyet de Leon. So that was my first full screenplay, and it won in the Urian and Star Awards. So that was the beginnings of my career as a writer. But out of necessity, naging director ako kasi nung ginagawa naman namin yung Maalaala Mo Kaya TV at nung nagbukas yung Star Cinema, nakita namin na may problema that parang we were under the mercy of the schedule of the senior directors who were really very busy at that time. And so Charo and Malu said, it's about time that we, you know, build our own pool of creatives, writers and directors. So sabi ni Charo, o sige, simulan natin yan sa'yo. So that was when I was given a break to direct Maalaala Mo Kaya TV, which I did for about a year. And then after that, they gave me the break to do film. You know, my first movie was Maalaala Mo Kaya, the movie. So that was how I became a director. It's really focus and then hard work. Tapos siguro yung burning desire. Yung burning desire ko was not for, hindi ko alam kung para saan. It was just a burning desire to do good work, to succeed in the industry that I have chosen to stay in. Burning desire made me work for 8 years without a weekend. So, 8 taon, nagtatrabaho ako every day. Wala akong Saturday, Sunday. Wala talaga. 8 taon. During my time, walang specialization. Pag ikaw ang production assistant, ikaw lahat. So, ako ang production assistant. Ako pag sa post, pag walang mga post-production coordinator, so ikaw rin. Pag walang dubbing supervisor, ako ang magdadubbing supervisor. Kapag walang magdadub, ako ang magiging dubber. Kapag kunyari, pag sa promo, walang promo department, ang posters lang pinapagawa sa iba. Pero tagagawa ng trailer, ako rin ang tagagawa ng trailer para sa TV, para sa radyo. Ako rin ang ini-input nila for poster designs. Tapos ako rin ang tagagawa ng pa ba ng copy sa print, pati yung copy sa poster, kasi nga ang training ko nga advertising. So yun, so nagamit ako doon. So practically, talaga ako lahat. So and during the time of Regal, especially during the time of Regal, we were Regal Films was producing about, churning out 40 films a year. So sobrang dami talaga. So everyday, yung shooting mo, ikaw, hindi lang isang project ang hinahawakan namin ni Malu. Mga tatlong project, simultaneously running. So yun. So, tapos ikaw lahat, from pre-production
to post-production hanggang sa pag-deliver ng material sa sinehan, ikaw pa rin as producer. That was how tough the job was, but it was also the best training I got. The value of hard work is something that I really got from my parents. Yung mga magulang ko, mga probinsyano. My father, he is from Iloilo, no? He's a farmer. Tapos naging nag-aral ng abogasya, naging lawyer at the boss of BIR. Ganun rin ang nanay ko din ng finish college kasi they were very poor and parang siya ang nagpaaral sa sarili niya. So ang tagal bago siya natapos, hanggang sa nakapang-asawa, hindi na nakatapos. But both of them were really hardworking people. And especially my mother, grabe yung value niya sa edukasyon kasi hindi siya natapos eh. So ang kanyang burning desire as a mother is makapagtapos ang aking mga anak, hindi lang sa the best schools that I can provide. Grabe talaga silang magtrabaho. Grabe talaga. My mother used to sell meat in the market and she would really just have about 2 to 3 hours of sleep. And I remember sinabi niya, kung saan kayo makapasa, money is not an issue. I want you to have the best education that you can have. So yun. So, siguro ganun. And then my dad is a highly philosophical man. No? Intellectual siya. So, yun. And I'll never forget, yun na nga, sinabi niya na parang, because my other sisters, Ate Geng, ano siya, sa advertising, nakikita niya palipat-lipat ng agency. And so one day, sabi ko sa kanya, Dad, parang I want to go to advertising, ayoko na dito sa work. Sabi ko, kasi parang feeling ko katulong ako, ganyan-ganyan, pag-oo, yun. Tapos sabi niya, all the Rolling Stones gather no moves. Sabi niya, you have to learn patience. Have patience in planting your seeds. Because, and when you plant your seeds well, when harvest time comes, sabi niya, then you will harvest the best produce. Tapos sabi niya ganun, that, and when that time comes, always remember to share your blessings. So, I live by that. So, siguro ganon. And siguro laki kami sa hirap. We were not well off. So, lahat, bawat bagay, alam namin kung ano yung value. There were Christmases that we would just have about, ito kami magkakapatid, no? So, may 3 pirasong mansanas pinagkahati-hatian sa Noche Buena. Dumaan kami sa ganon. Bibilang kami isang sapatos at isang damit for the entire year. Yun lang ang suot namin every weekend, aside from our uniform. Buti na lang may uniform eh. So yun. So, dumaan ako siguro sa ganun. Kaya alam ko paano maghirap. At para makuha mo ang isang bagay na gusto mo. You have to work hard for it. So, tapos dahil rin doon, because we did not have really much, always, I lived by the principle that giving up is not an option. I have to be able to finish whatever it is that I committed myself to do. So I will resign after, but never during. Because I tried, a couple of times that I tried resigning during, and my boss, Charo Santos Concho, would just say, cry it out, or crying is good for the soul. And then I would always remember how my mom would work so hard to raise us and give us the best education. And I would say, oh, giving up is not an option. I will have to see through what I committed myself to do.